Schmosa SEQ, Josh and Matt Clarence Delgado! Pero si Clarence, nakikita ko na po lagi sa, dito sa ABS. Si Josh ngayon ko lang po nakita after ilang taon. Ngayon sabi ko lumaki na pala sila. Nasa ako dun sa kwan. Janine, ano ang pakiramdam na nakita mo na sila ulit? At pumayat na si Clarence. Actually po, lagi po akong nanonood ng Going Bolili. Tapos nung graduation po nila, parang first time po na nakita nila nila Papa. Tapos sabi nila, ano ang payat na ni Clarence? Tapos ang gwapo niyo, ang gwagwapo niyo na. Oo, pero nung natatandaan niyo, nung nasa SEQ days niyo, kasama si Ate Janine niyo. Ako po natatandaan ko, nung naging friends po kami ni Ate Janine, galing po kasi ako ng Amerika, tapos po si Ate Janine galing po ng Cebu. Si Ate Janine po, Bisaya. So, tinuruan ko po siya mag-English. Tapos po, tinuruan niya po ako ng konting Tagalog. English era kaya ako nung dahil sa cartoons mo. Because of me. Ako naman po, dati sa SEQ po, siguro si Ate Janine po una yung naging friend ko. Tapos kami ano po lagi. Ano ba diba? Po, tapos kami po lagi yung magkasama. Tapos every elimination talaga, ayoko po siya natatanggal kasi iiyak po talaga ako pag matatanggal siya. Oo nga, nung natanggal po ako, kasi natanggal po ako the day na papuntang grand finals na po. Kaya, ang pula ni Clarence nung episode na po yun. Kasi iyak po siya. Sobrang pula ko po. Opo. Uy, may realization ako ngayon na may pagka-kid at heart pa rin pala si Janine. Kasi ina-expect kasi natin na nanalo siya ng tawag ng Tanghalan, yung mature na talaga siya. Pero bata pa kasi talaga siya. 16 lang naman siya. Siya ang pinakabata na contender. Tapos siya po ang nanalo. Amazing. I'm so amazed to you. Okay. Joshen, may binigay ka raw na laruan noon kay Ate Janine mo? Opo. At ano ito? At saka bakit mo binigyan si Ate Janine mo? Mm-mm. Lego po yun eh. Mahilig po kasi sa Lego. Sa akin po talaga yun. Pero po nung na-eliminate po si Ate Janine, yung gift ko po dapat nung kapag po kung may eliminate po ako, binigay ko na po kay Ate Janine para, you know, maging happy po siya, hindi bag po siya malungkot. So, ate ka po. Ito po yung yung si Joshen po yung kasabay ko sa week 3 po kasi kami. Opo, sabay po kami. Tayo yung partner noon. Yes. Grabe yung it mo dati. Sobrang payat nyo pa. Oo nga. Dati, alam mo, sabi ko. Ganun-ganun po yung magsalita. English pa na. Hindi mo kaya. Ano ang banding nyo noon sa SEQ? Madalas nyo yung banding ginagawa? Siguro po, during taping po kasi sobrang close po talaga namin. Mga bata po, kahit ano po yung linalaro namin, nag-roleplay pa kami noon na po. Ganun po. So at least kayo, may kalaro ka na sa roleplay. At least kasi may Englishero na po. Thank you. Gaano kayo ka-proud kay Ate Janine nyo? Ano ang message nyo sa kanya ngayon na siya ay TNT Grand Winner Season 2. Gaano kayo ka-proud nung nakapanood nyo na siya yung nanalo? I'm very proud of you po. And I pray that you will put Jesus sa center ng life. Siyempre. Kasi po siya yung nagbibigay po ng talents po natin. Siya din po yung nagsusupport din po sa atin. Thank you. Very good. Ako naman ate, congrats sa'yo kasi ngayon na talaga binigay ni God yung time mo. Opo. To show your talent sa buong mundo. And alam ko, pinaghihirapan mo pa talaga to and deserve mo talaga yung pagkapanalo mo. Thank you. Nakakasaya lang po kasi naaalala ko po yung dalawang kapatid ko, yung mga lalaki. Opo ate. Alam ka, amiss yung mga batang to kasi ang bata pala na pero ang message na about kay God. Hayan, siyempre Jenny, ano ang masasabi mo sa iyong mga friends? Siyempre, gusto ko mag-thank you kasi pumunta talaga kayo dito. And sorry kapag hindi tayo nakakapag-communicate after SEQ. Okay, pero siyempre after nito mag-ano tayo ulit sana. Sana nila lahat. Thank you for watching Magandang Buhay. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the i button.